Nagpapatunay ito na ako po ay isang ganap na guro. Ako po ay LPT na. Kaya isipin mo sa iyong mind na ikaw ay magiging LPT rin. So, alright, so yan. What's up? Kumusta? Good morning po sa lahat ng mga teachers, sa mga kukuha po ng board exam at sa mga nag-aaral. Especially po sa mga retakers at sa mga first-timer na kukuha ng exam. So good morning po sa inyo, mga ka-LPT, yan, mga ka-teacher sa ating propesyon ng mga Pilipinong guro. Ayan. So today, wala po tayong vlogs na medyo katatawanan ngayon. So itong vlogs ay napakaseryoso po ngayon ng vlogs na to. Siyempre, inaalay ko po to sa lahat ng mga kukuha ng board exam this September. So malapit na po sa mga nag-aaral, malapit na po yung inyong board exam this September. So ito po yung, wag na po nating paliguy-diguyin pa. So simula na po natin ang pagbibigay ng mga tips kung ano po yung dapat gawin habang tayo po ay nag-aaral, habang tayo ay nag-prepare sa ating board exam. So, ito pong mga tips na to ay based po sa aking mga na-experience o sa mga ginawa ko before nung ako po ay nag-aaral. So, gusto ko pong i-share sa inyo ito dahil ito ay napaka-effective, no? So, napaka-effective po ng mga tips na ito. Siyempre, ginawa ko to sa sarili ko. At siyempre, gusto kong i-share lang sa inyo, depende rin sa inyo kung susundin niyo yung mga tips. At least, nagbibigay lang po ako ng mga tips kung paano ko po napasara ang board exam. Ayun. So, ako po ay TLE major. Yan, alam nyo naman po yung TLE major. So, kung kayo ay mga Bachelor of Technical Teacher Education, alam nyo yan yung BTTE. So, isang major lang po yan. So, napakasaklap po kung kukuha ka po ng TLE, tapos yung major ay iisa lang. So, sa aming case po kasi, BTTE, meron ka pong isang major lang. Then, at the end of the day, sa araw ng exam, yung inyong major is ang daming branches sa TLE. So, pag-usapan po natin yan kung paano po natin mapapasa ang isa sa pinakamahirap na major sa BSed. Ayan. First tip na ibibigay ko po sa inyo is dapat look forward to your goals. Ayan. So, dapat po isipin po ninyo kung ano yung mga goals ninyo sa buhay. Example, isipin nyo yung mga pinagdaanan nyo. 4 years kang nag-aral, 4 na taon ka sa kolehiyo bago makagraduate. So alam naman natin yung mga behind the story dyan kung paano tayo nakagraduate. Meron sa atin nasa mahirap, katulad ko, siyempre mahirap na po kami. Meron sa atin may pera, meron sa atin mayaman, meron sa atin na katamtaman. So isipin nyo po kung anong paghihirap yung mga dinanas nyo. So kung paano nyo tapos yung kolehiyo, paano kayo naggraduate, paano kayo nakasuot ng itim na toga. Siyempre lahat ng mga nag-aaral ng kolehiyo ay yan ang pinaka hinihintay at inaasam, ang makamit ang pinaka inaasam-asam na diploma. So, after mo ng graduation, hindi pa dyan nagtatapos ang iyong buhay o hindi pa dyan nag-uumpisa ang iyong profesyon. Para sa ating mga guro, syempre dyan pa lang, pagkatapos mo mag-graduate is, dyan ka pa lang mag-uumpisa. So, hindi pa yan dyan nagtatapos ang iyong kahirapan. Bakit? Kasi, meron ka pang board exam. So, ayan nga, isipin mo yung mga goals mo, isipin mo yung mga goals mo habang ikay nag-aaral. So, ano yung mga pinagdaanan mo? Gusto mo bang maranasan mo ulit ito? Gusto mo bang iparanas ulit ito sa mga anak mo? Gusto mo bang matulungan ang pamilya mo? So, somehow, sa mga teachers o sa mga estudyante, siyempre yung goal is dapat matulungan ang kanilang mga magulang. Siyempre, yan naman talaga yung mga goals natin, mga teachers. So, isipin nyo po yun. Isipin mo kung ano yung feeling na makapasa sa board exam. Isipin mo yung feeling na ibibigay mo lahat ng gusto mo sa mga magulang mo kapag naging teacher ka na. Yun. So, dapat ganun po tayo mag-isip. Dapat think positive po tayo. Alam natin, may mga tao na ganito, 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 ginagawan tayo ng mga istorya. Pero, huwag nyo na po yung pansinin, okay? Later on, kapag nakapasa ka sa board exam, kapag nakuha mo ng iyong lisensya, pakita mo sa kanila yan, ito, teacher na ako. Tama? So, yan yung unang tip na ibibigay ko sa inyo. Second is, decide to make it happen. So, dapat, kapag meron ka ng goals, decided ka na dapat na mangyari ito. Siyempre, aanuhin mo yung goals mo kung hindi ka naman decided
na kunin ito. Tama? So dapat kapag may goals ka, mag-decide ka na. So siyempre maraming mga preparasyon yan kasi hindi naman po madali ang board exam. So sasabihin ko, hindi po yan quiz B, hindi po yan spelling B. Alam po natin yan. So sa college nga nahihirapan tayo eh. Mga simple-simple lang mga exam natin, nahihirapan tayo. Especially sa board exam. So dapat decided na tayong mangyari ang goal na gusto nating mangyari sa ating buhay. So isipin mo po yan mga church. Kapag decided ka na, pupursige mo yan. Tama? Kung decided ka na, iiwan mo lahat para lang maabot ang goals mo. Diba? Yung mga mindset natin, dapat ganyan yung mga mindset natin mag-isip. So dapat decided ka para maabot mo ang iyong pangarap sa buhay. Next is, discipline yourself. So dapat disiplinado ka sa iyong sarili. Kapag meron ka ng goals, at decided ka na, useless lang yan kapag hindi mo dinidisiplina ang iyong sarili. So, may story ako sa inyo. Konti ng story. So, before, kumuha ako ng board exam. Siyempre, excited ako at decidido naman ako kasi may goal naman ako sa buhay. Siyempre, gusto ko rin maging guro. Gusto ko rin maging teacher. Gusto ko rin matulungan yung aking mga magulang. So, napakasaklap lang nun mga teachers. Yan, napakasaklap. Hindi ko dinisiplina ang aking sarili. Ayan. Na nandiyan tayo, nalulung tayo sa barkada, nalulung tayo sa mga patambay pa chill-chill lang. So, hindi ko po siya sineryoso. Kaya, sasabihin ko sa inyo, nakailang take po ako sa board exam. Pero, dahil pinursigi ko, tiningnan ko ulit ang aking goals, dinisipina kong sarili ko, naabot ko po ang aking pangarap na makapasa sa board exam. Kaya, dapat disiplinado po tayo. So, ano yung mga disiplina na dapat natin gawin? Dapat iwasan ang barkada. Quit natin yung mga dapat nating i-quit. Yan. Dapat goals lang muna yung titignan natin. Kung pwedeng excuse muna siya, excuse muna natin. Kasi maiintindihan niya rin yan, okay? Explain mo sa kanya na dapat magpo-focus ako dito kasi para rin naman to sa future natin. Tama? So dapat disiplina ang pinakamahalaga once na ikaw ay nag-aaral. Kuha nyo? Yan. Next, make a study habit. Ayan, make a study habit. Ako, mga teachers, tamad ako mag-aral. When I was in college, tamad po ako mag-aral. Gusto ko chill-chill lang, okay na makapasa ako. Okay lang na may grades ako na hindi bababa sa 75, pass na yun, okay na yun. Kasi hindi naman ako naghahabol ng cum laude. Yan. Wala akong goals na ganyan, wala akong planong mag-cum laude. So, tamad ako mag-aral. Pero, ewan ko, siguro matalino talaga akong bata. Yan. Matalino. Hindi naman sa ganun. Kasi tamad po ko kung mag-aral. Siyempre alam natin, hindi po tayo lahat pinanganak na may utak na ganyan kagrabe. No? Yung iba, pinanganak pa lang, bata pa lang, matalino na. So, siguro nasa dugo yan o baka gift lang po talaga ni Lord yung mga ganun. So, ako nabiyayaan po ako ng tama-tama lang, eksakto lang, yung tama-tama lang. Yung makapagbasa, makapag-aral. So, maintindihan ko lang. So, meron akong ganun lang. So, tamad po ako magbasa. So, ito po yung gagawin nyo. Kung tamad po kayong magbasa, wala kayong matututunan. Alam nyo? Kung tamad kayong magbasa, wala kayong matututunan. Kasi kapag wala kang ino-open na book, wala rin papasok sa'yo. Kung wala kang nakuhang word, wala kang maintindihan. Kung wala kang maintindihan, wala kang nabasa, wala kang ino-open na book, walang papasok sa'yo, walang lalabas sa utak mo kapag nandyan ka na sa gera. Kapag nandyan ka na sa upuan na kumukuha ng exam. Napakahalaga po yung mga minuto na may mabasa ka lang pong word tapos maintindihan mo. Example, spatula. Ano yung spatula? Yung ganun. Behaviorism. Ano yung mga ganun? Diba? Konti lang. Maliit lang yung mga word na yan. Pero kapag naintindihan mo at nabasa mo, ay, ito pala si Jerome Bruner. Ay, ito pala si Abraham Maslow. Maiintindihan mo yan, mga church. Kaya, make a study habit kahit 15 minutes lang. Kung kayo po ay may mga work, so advice ko sa inyo, lagay po kayo ng schedule sa pagbabasa. Kapag wala naman po kayong work at full-time po kayong nag-aaral para sa inyong board exam, ay i-full-time nyo na po yan. Umaga hanggang gabi, basa lang po ng basa. Di ba na parang genius ka na dyan na hindi ka na pumapansin sa paligid mo, at least may matututunan ka at iniisip mo na makukuha mo yung goals mo dahil dyan sa ginagawa mong pagbabasa. Kwa? Next. Ayan. Uninstall
mobile games yan. Isa sa mga pinaka nakakairita yan. Isa sa mga nakaka-temptation, mga temptation online games, Mobile Legends, Clash of Clans, yan, mga ganyan, di ba? Minecraft. Yan, so ako before, addict po ako sa mga Mobile Legends, mobile games, so. Addict po ako diyan. Ginawa ko uninstall. Siyempre, kapag wala nang mobile, imagine yung mga teachers. Sa isang araw, especially kung addict ka sa Mobile Legends, kukunin mo yung cellphone mo, mag-Mobile Legends ka muna. Imbis na mag-aaral ka, mag-Mobile Legends ka muna kasi matatapos yung season, so bababa naman yung rank mo. Hay, huwag mo nang isipin na bababa yung mga rank nyo, pre. Di bali, bumalik ka sa elite, at least yung goals mo, maaabot mo later on. Tama, uninstall mo muna yan. After the board, install mo ulit kung gusto mo maglaro ng Mobile Legends. Ako, ginawa ko yun. Alam nyo kung ano nangyari? 4 hours po ang ginugugol ko sa Mobile Legends isang araw. So, yung 4 hours na yun, dahil in-uninstall ko siya, nagamit ko siya, tama? Nagamit ko sa pag-aral, nakapag-relax ako, na-relax ko yung utak ko, kasi wala eh, hindi pumapasok si Layla, si Bruno, hindi pumapasok sa mind ko eh, walang heroes na lumalabas, hindi ko iniisip na mag-rank down ako, in-uninstall ko siya, pinorget ko siya talaga. Tama? So, laking tulong kapag in-uninstall yung mga games na mga ganyan. Kasi, madidistract ka lang. Example, especially kung sa cellphone ka nag-aaral, scroll ka. Mamaya pupunta ka sa may words. Titingnan mo yung mga files mo na na-save mo. Pag nakita mo yung Mobile Legends, kapag may load ka, yon, click mo yon, maglalaro ka at marirealize mo na lang na alas 6 na pala ng hapon. Imagine, ano ko oras mag-aaral? Mamayang gabi. Tapos tatamarin ka, tapos matutulog ka na lang. Useless yan, pre. Okay? So, uninstall mo na yan. Uninstall mo yan. Okay? Kung may Mobile Legends, uninstall mo na yan. Huwag mo nang laruin mo na yan. Umpisa ngayon. Kuha. Next. Yan. So, where to focus yan. Where to focus. Ito po. Kung ikaw po ay walang review center o hindi ka nag-review center, so, dapat, saan ka ba dapat magpo-focus? Ano po yung mga dapat mong pag-aralan? Kasi, napakahirap mag-aral na wala kang kinukuha ng basis. So, ito po. Sa mga walang review center, yung gagawin nyo po dyan is, gamitin nyo po yung Facebook, yan, yung mga YouTube. Search po kayo dyan. So, wag muna kayo mag-search sa mga hindi naman importante. Search nyo yung mga groups, search nyo yung mga page na may mga nagtututo, tutorial, yung mga may pre-reviewers, yung mga ganun. Kasi nakakatulong po yan. Tapos, ito po, sa mga friends nyo na may mga review center before, siyempre, hiramin nyo po yung mga materials nila. Siyempre, lahat naman tayo, hindi naman nila lahat. Yung iba kasi, wala namang talagang financial para mag-review center. So, yung iba, self-study na lang. So, yung iba, pa-chill-chill na lang. So, yan yung mga advice ko sa mga walang review center. Search lang po kayo sa internet. Marami po yan. So, na mag-likes ka dyan ng mga walang kwentang videos, mag-search ka dyan kaya ng mga reviewer na magagamit mo. Yan. So, yan yung mga matitip ko sa mga hindi nag-review center. So, sa mga may review center naman, napakaswerte nyo po kasi may meron kayong lecturer. Ayun, so, meron kayong kuha na ng base. Kasi, may reviewer talaga na ito lang dapat yung pag-aralan nyo. So, may reviewer na dapat ganito, dapat dito. Tapos, may nag-i-explain po sa inyo. So, maganda po kasi yung may nag-i-explain sa inyo eh. Kaysa sa wala. Siyempre, hanap din po kayo ng review center na patok po talaga at talagang makakatulong sa inyo. Ito, share ko sa inyo. So, hindi ko naman po siya ini-endorse sa inyo. Ako po ay isang product ng CBRC, yan. So, proud CBRC po ako kasi napakaganda po ng mga lectures doon. So, maraming natutunan. Siyempre, tumaas yung rating ko doon after na nag-review ako sa CBRC. Laking tulong ng CBRC. Siyempre, yung mga files na binibigay, yung mga pinag-aaralan nyo is may content talaga na dapat ganito lang. Tama? So, parang hindi yung review center na nakita ko na to sa internet ah, yung ganun, parang kinapipaste lang tapos binigay sa inyo. So naranasan na yan. So yung iba nakaranas na mga ganyan. So ako, depende sa inyo, basta ako CBRC po ako yan. Product po ako ng CBRC Review Center. Ito po, so optional po to ah. Take some brain enhancer yan. Take some brain enhancer. So ako, dahil po ako may mga stocks na mga ganun, siyempre ginamit ko po siya. Ito po yung tinitake ko before nang ako po ay nagre-review. Yan, kulit ng aso ko.
yung ako po yung nagre-review is yung Biomega, yung Yusana Biomega Fish Oil, kasi para po sa brain yun, nakakatulong po sa brain yung Biomega Fish Oil. Yung kasi yung tulong ng mga ganon, yung tulong ng mga brain enhancer is napapa-enhance pa yung inyong brain nyo. Especially yung tipong yung mga pinag-aralan nyo, hindi nyo siya madaling mawala, hindi siya madaling makalimutan. Okay, so hindi nyo siya madaling makalimutan yung mga pinag-aralan nyo once na kayo po ay nag-take ng mga brain enhancer. Yan, tama po. At syempre, take din po kayo ng mga pulido at quality na mga brain enhancer na nakakatulong po talaga. Yung na-experience ko po sa pag-take ko ng Biomega is yung tipong hanggang huling word is naaalala ko po siya. Yung parang yun yung na-feel ko yung nag-take out, tapos parang feel kong talino ko nung that time. So, thankful din po ako sa tinake kong ganun. Yan, so kung gusto nyo mag-order nun, ha, tutulungan ko kayo, okay? So tutulungan ko po kayo kung paano mag-order nun. So may contact po ako kung sino po yung kukontakin natin. Nalagay ko na lang po dyan sa description kung paano po kayo makaka-order. Tutulungan ko po kayo, okay? Yan, share ko lang po sa inyo yan. Siyempre, nakatulong din sa akin yan. Siyempre, isi-share ko rin sa inyo. Next, put some inspirational quotation sa inyong rooms. Ayan po. So, yung ginawa ko po, Charles, dito sa room na to, siyempre, ito po ay aming boarding house. Ayan, so, siyempre, nag-stay po ako doon si Lilo. Kumuha po talaga ako ng boarding house. Nag-board po talaga ako para mahiwalay po muna ako sa aking mga barkada. Ayan, so, yung ginawa ko, pinunuko po yan ng inspirational thoughts o mga quotations. So, yung papasa ka sa board exam, yung dapat yung rating ko ganito, dapat yung rating ko 95. So, dapat kapag nag-aim ka ng rating, mga teachers, so, i-aim nyo po yan na makukuha nyo po siya. So, sad to say, hindi ko na-aim yung rating na hinahangad ko, pero at least, medyo malapit siya, okay? So, medyo malapit siya. At least yung parang ganun, dapat seryoso ko sa pag-aim ng mga ganyan. So, sample, yung mga inspirational na, basta kayo na po, hanap po kayo sa mga internet, mga inspirational quotes niyo, yung tipong kapag nabasa mo, maaalala mo na dapat mong mag-focus pala sa inyong pag-aaral kasi magiging teacher ka. Kasi may pangarap ka sa buhay, kasi gusto mong tulungan ang iyong mga magulang. So, malaking tulong po yung mga inspirational quotations. So, lagay nyo po kahit saan, kung sa inyong bahay, sa mga TV, sa rep, yung tipong pagbukas mo ng rep, may quotation. Yung pagbukas mo ng aparador, may quotation. Pagpasok mo sa kwarto, may tarpaulin na malaking quotation na 95 yun, ganun. Dapat ganun po yung gawin natin sa ating kwarto, kasi kapag nai-inspire ka, kapag may nababasak ng mga ganun, ginaganahan ka naman po talaga mag-aral. Tapos ito, yung mga pictures yan. Pictures mo ng family mo, girlfriend mo, ganun. Mga pictures na makakapagpaalala sa'yo na dapat mong mag-aral kasi gusto mo itong gawin para sa kanila. Huwag mong ilagay yung picture ng ex mo yan. Kasi baka madistract ka dyan, okay? So, yan. Kayo na po yung bahala, no? Magpili ng mga quotational na ilalagay nyo. Okay. Next, so, be positive. Ayan. So, dapat be positive lang po tayo. Siyempre, sabi nga natin kanina, dapat huwag tayo mag-isip ng mga negative. So, dapat habang nag-aaral tayo, isipin natin na yung kakalabasan nito is perfect. Yung kakalabasan nito is positive. Kasi kapag inisip mo yung negative, siyempre yung lalabas is negative. Sabi nga nila, kung ano yung iniisip mo, yan yung mangyayari. Kaya isipin mo, araw-araw, papasa ka, magiging teacher ka, maaabot mo to. Kaysa naman naisipin mo na, parang hindi ko to kaya, parang mahirap yata yung TLE, parang mahirap yata yung prop ed, ganun, bumagsak nga si Kwan, cum laude, magna cum laude, hindi niya kinaya, baka hindi ko rin kaya. No. Okay? Isipin mo, iba't iba ang ugali ng mga tao. Nasa mindset kasi yan eh. Kasi kapag yun yung nilagay mo sa mindset mo, yan yung mangyayari sa'yo. Kapag iniisip mo palagi na magiging teacher ka. Pero kapag inisip mo na babagsak ka, ay babagsak ka naman talaga. Kasi magna cum laude nga eh. Yung mga summa cum laude nga eh, nag-aaral pa rin eh. Naman tayo na wala tayong laude-laude, di ba? So, dapat ganun po tayo mag-isip. So, dapat be positive. Okay? So, dapat be positive ka dahil papasa ka sa board exam at makukuha mo ang inyong lisensya sa, saan ba yan? After ano yan eh, 60 days sa November, sa mga ganyan. So, mag-o-oath yan yan. Next, the last tip na ibibigay ko sa inyo, ito yon, always pray. Yan. So,
Isipin mo palagi na habang nag-aaral ka, nandyan po si Lord na gumagabay sa inyo. Kasi useless po na may ginagawa tayong plano sa buhay na hindi natin kinokonnect sa Kanya. Useless po na may plano tayong gustong maabot na hindi natin hinihingi sa Kanya. Siyempre, kapag nipipray tayo mga church, kapag nipipray tayo, dapat taimtim tayong nagpipray na yung hindi tayo napipilitan. Yung tipong kung ano yung gusto nating hilingin, dapat yun yung puntong hihingi natin sa Kanya. Sample, nag-pray ka. Lord, gusto ko makapasa ako sa board exam. Gusto ko yung aking rating is 85. So, kapag sinabi mong 85, well, hindi naman niya sabi kapag sinabi mong 85, bibigyan niya siya yun. Siyempre, paghihirapan mo yan. Yung gagawin sa'yo ni Lord is tutulungan ka lang niyang maabot yung inaasa mong 85. O, let's say, nag-pray ka. Sabi mo, Lord, gusto kong makapagkuha ng grades na 90 para top-notch ako. Okay na yun. So, kung nag-pray ka ng ganun, tapos hindi mo naman ginawa ng action, ay hindi mangyayari po yan. Baka 74.9 pa yung ibigay niya sa'yo. Nakakasad. Kasi sabi nga nila, nasa Diyos yung awa, nasa tao ang gawa. Kasi ganun ako before eh. Kasi sabi ko, magpipray lang ako. Mag-aalay lang ako ng prayers, mag-aalay lang ako ng kadila, magpapamisa lang ako, tutulungan ako ni Lord. Pero naisip ko na dapat pala is yung prayer na yon ay paresan mo ng taimtim na pag-aaral. So kung taimtim ka nagdadasal, paresan mo rin ng taimtim na pag-aaral. At eto pa, habang nagre-review po kayo, mag-play po kayo ng mga music, ng mga sa mind, yung mga worship songs, yung mga ganun, yung mga kantang nagpapa-inspire sa iyo, kasi malaking tulong po yun. Okay? So yan po dapat, everyday, bago po kayo mag-aral is pray po muna. So sa review center, siyempre yung mga review center nagpipray po yan. Dapat yung mga lecture nyo is dapat maalala nyo. Okay, so start ka na ngayon. Pray ka until the day of your board exam. Okay ba? So dapat wag nating kalimutang magpray. Araw-araw po yan. Huwag kang tatamarin. Huwag mong isiping babagsak ka dahil papasa ka sa board exam. Kuha mo? Share ko lang po sa inyo to mga chairs para medyo po ma-inspire po kayo sa pag-aaral at ma-inspire din po kayo sa pag-abot ng inyong mga pangarap. So, ayan. Papakita ko sa inyo to. Ang tawag dito? Charan! Yan. Ang tawag po natin dito ay LPT pin. So, ang LPT pin po mga chairs, hindi po to binibili sa mga bangketa. Hindi po to binibili sa mga mall. Okay? So, ibibigay po sa iyo ang LPT pin na to kapag ikaw po ay nakapag oath-taking. Yan. So, yan, nakapag oath-taking at nagpapatunay na ikaw ay isang ganap na guro. Yung nakalagay yan is Licensed Professional Teacher. So, LPT. Licensed Professional Teacher. At syempre, may nakalagay dyan na PRC. Yan. So, ito yan. So, ito po yung asamin nyo na makukuha nyo. Okay? Syempre, yung lisensya ko, hindi ko na ipapakita. Napakapangit na mukha ko. Pero, nagpapatunay ito na ako po ay isang ganap na guro. Ako po ay LPT na. Kaya, isipin mo sa iyong mind na ikaw ay magiging LPT rin. So, Licensed Professional Teacher. Yan. So, mga teachers, yan po nagtatapos ang ating mga tips. So, comment po kayo sa baba ng inyong mga Gmail. Wag na lang po. So, isend nyo po sa aking messenger. So, mag-send po kayo sa aking messenger ng inyong Gmail. Okay, wag po kayo mag-comment sa baba kasi baka yung iba, hindi pa po nanonood ng video, ay mag-comment na lang na kanilang Gmail. Send nyo po sa aking messenger at inyong Gmail. Ayan, nasa baba po yung aking Facebook account. Isi-send ko po sa inyo yung mga review materials na ginagamit ko yan. So, free lang po yan mga chairs. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan na isubscribe ang ating YouTube channel at patuloy po tayong magbibigay ng kasiyahan, patuloy po tayong magbibigay ng kaalaman. Ayun, mga bagong techniques kung paano natin maabot ang ating mga pangarap. So, God bless you po at good luck po sa board exam.